Ang scout ay mapagkakatiwalaan. Ang scout ay matapat. Ang scout ay matulungin. Ang scout ay magiliw. Ang scout ay magalang. Manding! Ang scout ay mabait. Ang scout ay masunurin. Ang scout ay masaya. Matipid. Ang scout ay matapang. Ang scout ay malinis. Ang scout ay mapitagan. Pagpapinagyan mo na nga dyan. Sige, mga kuya. So,
Alaga niyo naman. O yan, Teddy, ha? Ako'y wala nang magagawa sa ama mo. Ang aga-aga, narito na. Natutulog pa ako'y ginising na ako, eh. Eh, kung sisita ka naman, eh, magbubuisit ka naman, eh. Pambihira yan, ama mo, Teddy. Wala naman kayo ng pagsulta ang kasunan. Para sa kabutihan rin. Huwag na kayo naman ang anak ko. Di ba ngayon? Balik mo sa lugar. Hindi mo lamang nalalaman kung bakit ako umiinom. Madalas ay nakisigip ang aking dibdib. Nasama ng loob. E kung hindi ako iinom, paano magagamot yun? Anong gusto mo? Mamatay ako? Sulta na ganyan tayo. Hindi na tayo. Ganyan pa na tayo pa. Hindi mo lamang nalalaman, anak, ang ganda ng pagmamahal ko sa iyo. Ikaw ang kaysa-isa kong anak. Ikaw ang panganay, ikaw ang bunso. Ay, ang mga anak na naman, kung natatalos mo lamang ng ganito ka pa lamang kalaki. Pinaghihili kita. Nisa lang awayan kitang padapuan. Nisa na mo. Pagkatapos siyang paigagang sila sa akin. Tumulong ito! Pagmasdan mo, ulo pa ba yan? Yan ay nagkaganyan ang dahil sa kahilisip ko sa iyo. Kapag saralin ka, ibigay ko sa iyo ang kaligayahan ng isang anak na ibibigay ng mga taong mayayaman. Ginagawa ko lahat yan pagkatapos pangangaralan mo kung harap ng maraming tao. Sige na, kayo na lang. Sumuha ko pa. Diyo, kung nagpakilala mo na ba sa mga boy scouts ko sa mga kabili mo? Oo, papa, kanina pa. Papa, ito ba ang sinasabi ni Teddy, ang mabait ng boy scouts? Oo. Ang lagay eh, sinusupad ko lamang ang tungkulin ng isang boy scouts. Nandito ka na pala ang pagkita, bigyan mo sa kanila. Ako na ang lingkita sa mga lalaki, sumasok ka na naman. Ang
Hindi ba kanina pa sinasabi sa yung walang babae ro? Puro lalaki lang. Mga boy scout. Hindi ako pa nasamahin eh. Hindi ako matutulog. Kahit na ako magkasakit. Kahit anong sakit. Kahit rakaso. Kahit ano! Joseph, anong gagawin niya sa campus? Saan kayo titira doon? Sabi ko ni Marta eh, meron daw silang bahay doon. Malapit sa inyong pagkakampuhan. Di doon kami tutuloy. Para na rin ako nagbakasyon noon. Ganun mo ba? Sa pinsan daw niya. Kailangan niya Marta niya. Kung ano ang pinasang sabi sa'yo. Hindi niya nalang kung saan ang bayan niya. Ano ho yun? Ano ba nagtatago ko kaya? Hindi ko lang ito. Ko kaya. Alam mo ang pinasabi mo ito? Wala ako. Nasabi ko lang ako na meron akong pinsan na may bahay doon sa malapit kayong pagkakampingan. Sabi lang ako ako, hindi niyo rin kasama, maglalasan siya. Bakit ang mga pinasabi? Sige na papa, pumayag na kayo. Ito ang patako. Ang ganda magdala ng bigote. Totoo, ang gwapo-gwapo niyo hanggang ngayon. Umayad na kayo. Sama na nga yan. Ako naman, oh. Masige na, ayusin nga dali. Ayos na, ho. Nakahanda na madalit natin dadalhin. Yo? Salamat, papa. Mike. Sabi ko na nga pa. Saan ba kayo pupunta ng ganitong oras at nagdala pa kayong maleta sa mga pa? Isasama mo kami sa camping kay Josie, hindi ko natin kami matutulong. Eh, parang din alam ang pinayagal ko si Josie. At sinabi niya lang niya sa inyo, gumapain ko sa'yo. Josie? Papa, ang gwapo niya talaga. Hindi ba ang gwapo niya talaga? Oo! Tama na kayo. Hindi na kayo. Hindi kayo. Kayo ng galaw eh. Lagi kayo tuloy ako. Hindi ako makatulog dahil sa nilakad natin bukas eh. Ako itong nilakad kayo itong hindi makatulog. Hindi ba sabi mo kasama ko? Oo nga o. Pero pangako niyo sa akin hindi kayo yung nangala. O hindi ba tinangako ko sa hindi ako yung nangala? Pag tinangako ko hindi na iinom, hindi na ako iinom. Ang nangalala ko hindi puro alak eh. Scoutmaster natin. Sexy. Maganda. Anong pangalan mo? Joseph. Hoy, akin yun ha. Pinasabi ko sa'yo. Akin naman si Tita. Huwag sa'yo kung sa'yo. Sa'yo si Tita. Sa'yo si Joseph. Oh. Sabi naman si Nomi. Kanya-kanya tayo ha. Walang agaw-agawan. Alam ko, sino ako eh? Ha? Sige, dala ka na lang ng bandera. Lo, ikaw ingat-ingat ha. Huwag ikaw masyado malikot. Huwag lapit sa ilog. Baka ikaw hulog. Ikaw malunot, mahilot na. Tungan kita, rabi baik ya. Alisin mo mga sundero mo. Mag-iingat ka sana ha. Ikaw makikipag-away. Alalahanin mo sana ang bili ng nanay bago siya namatay. Sayang, nanay buhay ko siya. Kung nakita mo sana ang gara ng uniform ko. Kakaya nga kay Mr. Do eh. Sa pambili nga. Hindi ba rin? Pag laki ko, nagkabahan na ako. Makakabahay din ako. Tagal naman ni Hermine. Alam mo naman yun, mahilig sa dramatic entrance eh. Kala mo, society. At labay ba naman tayo sa maghihintay? Alas na ito na!
leader! Atan niyo ang mga bata niyo! So, ayun din sa kanya lang, Chris! Wala nang gulo! Wala nang dyan ang pakinan! Jeremy! Oo, Jeremy! Lipad mo ang tayo! Ayos mo na itong bata? Ayos na ako. Jeremy na lang ang bata. Saan na galing? Eh, sinato ko naman ako sa kotse. Ma! Pwede pare. Ano nga naman ano? Dala na ba niya lahat ng inyong kasangkapan? No! Wala kayo naiwan? No! Oh, ano ito? Napoleon? Ayos mo. Oh, ito pa. Dali. Kasama ko ba kayo rito? Oo, nakalagay ko sa listahan eh. Boys. Sir, sir, sila ko yung sinasabi kong tatay ko. Ayaw pala. Muso! Mabuti. Tay, bakit naman kayo nakasulat ng ganyan? Meron pa kayong dagong sa likod. Yan, anong malay mo niyan? Yun ang ginagamit namin noong panahon ng hapon para huwag makilala ng kalaban. Malay mo tayo. Anong mahalay na sinasabi mo? Ngayon ka lamang diyan. Meron ibig sabihin ito ah. Ito yung meron tawag sa Amerikano ito eh. Yung... Camouflage. Tawa. You're right. Quiet, boys. Eh, meron po kaya kayong tatagal sa lakad? 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 Ay, may kukwento ko sa inyo nung panahon ng hapon ang pinagdaanan kong lakad. Guerrilla ko nun. Bundok ang nilalakaran namin. Walang pahinga. Walang tulog. Hindi kami natutulog, lumalakad kami. Quiet, boys. Places na. Places. Malapit tayo lumakad. Kaya ang loko. Alright, everybody, places. Places. Come out! Four! Pare, hindi, pinapalak na kanyo.
Ano? Magagawa mo ba yun? Eh, hindi lang pagkakwarta niya na. Eh, bakit ba yung training siya sa kanila? Oh boy, pupunta muna ako sa bayan at mamalengke ko ng ating pananahalian, ha? Yes, sir! Yes, sir! In meantime, kayo maaari na maglaro. Mag-iingat lang kayo nang walang masaktan. Yes, sir! Pwede, yes, gawin part sa kanila, ha? Ah, sinong nakatok ang magluluto ngayon? Ako. Kasama kayo sa akin. Greg, postakas ka na habang wala kami ng semaforan. Sir, ako, sir, ako, ahoy! Ang mga ahoy ka, si Ay! Ito. Yung heliograph, ha? Pagpaks mabuti. Okay, mga... Sir! Ano may totoo kanya sa akin? Mabuti yata manghulo eh. Maiwan na kayo at kayong mamahala sa mga bata. Hindi kayo nagkamali ng pagkakatiwalaan, sir. Okay, yung mga ko, pamasal eh. Uy, narinig na ninyo, ha? Hanggat walang scout master, ako ang mamamahala. Tandaan ninyo yan. Ang tungkuling ginampanan niya ay gagampanan ko. Sinalulungkot kong kay Yumao. Nagpunta siya sa palengke para mamili. Kayo'y mamahalin ko ng puso sa puso. Kakamayan ko kayo kahit saan kayo naroon, kahit sa salubruban ng kalabaw. At babaguhin ko ang pamamalakad ng administrasyon. Hindi nga pala, ang Boy Scout. Ganito ang gagawin ko. Babaguhin ko lahat ng pamamalakad niya. Walang jumping, walang exercise, walang hike, walang Boy Scout. Walang good manners and life. Morning, Lumin. Morning. Morning, Lumin. Morning, Lumin. Morning, Lumin. Pasaging! 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 Sabali na. Parang YouTube tindahan na. Bakit? Kanino ba ito? Sa amin. Bakit? Ano mo si Lumin? Kapatid. Kapatid? Bayo, kumusta ka? Nakakaluwa! Wow, kuya! What? Ha? Nagbibiro lang siya eh! Kahit nga nang galing sa akin ng kuya, napalit yung tatang gatin. Talaga nakakaluwa! Wow, kuya! Sir, hindi mo nanduloko eh. Ginagawa lamang niya ang katungkulan ng isang Boy Scout. A scout is helpful. Oo nga. Scout is helpful when the legend is useful. Parang isa niyo na scoutmaster na maloko siya tindahan. Aba! Tinito! Masala ba yung tinito? Dala ba natin gulok? Okay, kumalang gulok na kayo! Kumalang gulok! Ibig nyo mamatay kayo! Kumbato ko lang! Mamamatay kayo! Dami na nang dito! Diyan! Diyan! Ano ba yung mga dala nyo? Saan ba kayo pupunta? Kayo, saan kayo pupunta? Sa bayan, mamimili. Teka nga. Ako nagtanong sa'yo, ako nagtanong sa'yo. Magpipiknik po kami nila Teddy eh. Ano ba hindi nagpalam sa akin? Oo, nakalimuta. Hindi naman mo kalimuta kayo eh. At saka kasama naman ho, huwag kayong mag-alala. Eh, kanya nga ako nag-aalala dahil sa kasama ka eh. No, sir naman. O, sige. Huwag lang kayo lalayo at mag-iingat kayo, ha? Ito ba si Teddy? Ayun! Dani, hindi makatulog yan si Luis eh. Nakaiisip kayo. Tutulog! Eh, bakit nyo alam? Eh, sinabi niyo sa akin eh. Oo nga, Luis, lagi ikaw ang naalala ko. Ikaw man eh. Ikaw ang lagi niyo sinasabi sa akin eh. Tama!
Tama na yung mga bola sa kapatid ko, ha? Hindi naman kayo bumibili. Puro kayo mga dandal, eh. Oh, pwede! Ano, tatawagin ba natin sila? Huwag na. Akala ko dito sa amin sila. Patapit niyo yung sama. Sino po? Si Gigeling na siya. Naku, ha? Tama ka na riyan, ha? Ikaw rin mata, susunod ko sila pa. Uy, ayun na pala sila, Jessie, eh. Tayo na. Magpitake niyo nga pala tayo. Eh, Lumi, mayaw muna kayo, ha? Oo, oh, muna kami. Oo, muna kami. Oo, muna kami. Kayo pala, kala ko yung sino eh. Saan kayo pupunta? Ang bagot na mga mga. Saan kayo pupunta? Eh, magpipiklik ko kami sa liyo. Mark, maroon na makasama. Wala naman yung nagbabawal eh. May kirin. Salamat po. Tayo na kayo. Dali lang ko, okay? Ah, hindi mo may sasama sa picnic si Lumi. Kalukuhan, anong gusto mo? Lalangoy ka sa lupa pagka naisama mo. Lalangoy ka, ha? Oo. Usapan lalaki, ha? Usapan lalaki. Ano? Sige, meeting na natin. Kasi, dumating na pala kayo, hindi namin kayo namalayan. Paano mo kayo namamalayan? Ay maganda ko sa pindahan. Si Lumi ba? Ewan, tayo na bigyan. Si Carmen, ha? Susunod na ka. Nagmukhang galit yata si Joseph. Kaya Marta, ha? Nakita mo. Dumating at dumating ka, wala ka nakita ang babaeng katabi ko. Siguro mamamalayan mo ako. Ay! Ay, pareha, hawakan. Hawakan mo. Ako mo nalang. Hawakan mo nga. Alin, no? Okay, hawakan mo lang. Ito? Hindi. Ang braso ko. Ay, ito. Wala na. Ba't talaga mo huliyo? Sandali lang, Josie. Sandali lang. Bakit ba nagagalit ka sa akin? Hindi naman ako nagagalit sa'yo, ah. Hindi raw. Eh, bakit mo kami iniwan? Napauna. Ba't hindi ka magbalik sa tindera mo doon? Ah, sinuming ba? Alam mo, Teddy, nasisyalo sa'yo yan. Di kita makaliyan, ha? Bakit ka ba nangulak? Hindi pa ito? Sige na, yung pula. Sige, magtigil ka na, ha? Hindi bang pasisyalo sa'yo sa mamahal? Eh, di mahal mo siya. Sige na, yung pula. Mabiki, puro kapalukuhan, ha? Kaya nga naman, Vicky. Baka nga naman hindi totoo. Huwag mo tulak! Huwag mo siya tulak! Hindi ko naman siya matulak ko! Ah, hindi ba? Saan kaya nga punta? Ano ba yung Tibeto? Oo. Pipiknik. Pwede ba kang sama? Oo, bakit hindi? Pa! Isan ko. Pabi ba siya? Pa, tukik ka, ne? I don't want no other love.
ako namin dadala nito. Salamat. Kala ko hindi kang dadating eh. Bakit ba hindi? Kaya lang ang tagal na nag-routine sa amin ng mangga eh. Ha? Hindi ka, bubuhatin kita. Ay, huwag na ko. Ba, eh, maraming lintar yan. Ganitong kahahaba lintar yan eh. Sama? Oo. Hindi ka, bubuhatin na kita. Masaya naman si Armin. Kakachamba eh. Wala ka na ba si Lisa may gusto kay Lumi? Nagagalit ka pa ba sa akin? Oo, oh, mamaya nakakain! Ito, gusto kayo! Oo, sinama ko ni Lisa! Ano, ano ko! Oo, eh, bakit tumarang ka dyan? Ito lang may kasalanan nito eh. Sabi ng harapan, hindi gumanong ka nalaman, ang nalalaman ka na. Hindi ko nakuha yung gaganong pa ako. Hindi. Baka gumanong ka, ibig sabihin niyo. Oh, ayoko nga. Siguro kaya namatay ang asawa ninyo. Dahil sa konsumisyon. Mukhang palikera kasi kayo eh. Hindi, Marta. Ang katotohan, ang sinamatay ng asawa ko yun. Pangananak ko sa iyo. Kahit yung batang yan ay mahal na mahal sa akin. Kahit hindi ko gusto malayo sa akin mati. Pero bakit ba hindi mag-uusap tayong dalawa eh? Saan saan na pupunta ako pinag-uusap? Yaki may boy scout, yaki tungkol dito sa aking asawa. Bakit hindi natin pag-usapan ng parang mata? Talagang napakaganda mo. Ang ibig kong sabihin nyo rin, hindi si Sarita Solis sa iyong kagandahan. Baka na ka siya lang. Ay! Hindi
niyo to? Hindi na! Tugtog ano? Pandali namin pinuputol ang tugtugin sa pananghalian. Mahalagang balita. Anim na bilanggo ang sumakas na ngayon ay mahigpit na pinaghahanap ng may kapangyarihan. Hinihingi ang tulong ng mamamayan ay pagbigay alam kung sakali at kanilang mapatid ang kanilang pinaroroonan. Naito ang mga nagsisapat. Geraldo Gabaldon, Enrique Castillo, pangalan mo na! Talban, ano mo yun? Manuel Brioso. Ano naman ito? Jerry Reyes. Baka kami anak mo! Ang pangalan ng dati nito eh. At ngayon, ipapatuloy natin ang ating palatuntunan. Saan ako punta, Ike? Titignan ko lang yung damit ko. Hindi naman makasama dyan. Hoy! Kinakausap kayo! Mga boys, kawat lamon! Ano si kawat lamon na pinagsasabi mo? Maloko ito ah! Ang ibig niyo sabihin, mag-scout na rin kami. Dali pala yung mga bubay. Mga loko ito ah! Pwede! Pwede! Huwag yung patulan yung mga yan! Bastos! Walang pinag-aralan! Magayin na natin! Pulpusin na natin si Suto! May makialam dyan. Huwag yung pansin eh. Talagang ganyan maugali ng mga yan eh. Tama ka na nga dyan, Lumig. Huwag nang madikit sa mga boys ko dyan. Iba na ang tunog mo. Saya lang tulong namin sa'yo. Parang hindi ko namin kilala. Bakit? Ano ba talaga ang pagkakakilalan sa akin? Ano? Hoy! Huwag niyong kakalabanin si Lumig ha. Tama na, Lumig. Pabihan! Kayo ba talagang gusto niya ng tulong? Tay! Pabihan! Huwag na kayo! Tay! Tay! Talagang ganyan ang tulong! Tay! Hindi na kayo! Hindi na kayo! Tay! Tay! Talagang ganyan maugali ng mga yan eh. Ma, pasubo rin ang mga yan. Hoy, ikaw naman. Nakakita mo nung malapit na magkagulo, nakatanggap ko pa yan. Ako nga sa mga kalokohan niyo eh, huwag niyo na ako isali. Basta gulo eh, pera niyo na ako. Ano na ako nagkaganito dahil sa gulo eh. Gano'n nga kayo, pagpahan pa ako. Nagkasarapan ng paliligo mga kasama ko, kaya natagal lang kami ng pag-uwi. Hirap eh. Kung sa atin, wala kang alalahanin eh. Ang nanay, kanina pa galit-tagalit eh. Good night, boy. Good night. Mang Julio, nandun nung si Marta si Taas, baka gusto niyo kausapin. Eh, mga bata, ano ha? Nagpaalam na kayo ng inyo-inyo paalam. Oh. Kung may nagpapaalam na paalam ko. Ano? Maraming pa kita mabot. Sandali. Ano sabihin mo? Sandali lang. Tingnan doon. Ano ba yun? Good night, ah? Ano yung good night? Sandali, may sasabihin lang siyo. Sandali, sandali lang! Siguro nagka-isa-isa kayo. Boy, hindi. Eh, bakit nagkanya-kanya sandali yung mga kasama mo? Boy, huwag po.
Kaya kung hindi ba ako nakasapin? Inuunahan mo naman ako eh. Kaya tuloy ko sa'yo. Sigilan mo ako, Teddy. Ayun, Stas, doon mo ako kakasapin. Ay, salamat. Wala lang ka. Sino ka, ha? Unahan mo. Sino ka nga eh? Ewan ko. Ha? Sino ka? Sino ka? Ang laki naman ng mukha mo. Oh, tinamuhi ah. Oh, baka may makakita sa akin eh. Hindi, wala. Uy, alam mo, mabuti na lamang at nauwi kami maaga. Naku, nang dumating kami sa bahay. Galit na galit si Mr. Joe. Pero napaliwanag ako sa kanilang medyo gagabihin kayo dahil nasa rato ng mga bata ang pagtaligo. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan, Mangulo? March. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Nalalaman mo. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Baka sino ang tao makakita. Wala. Wala. Wala na, Halimong. Sok mo na na magkano ulit tayo kanina. Parang 10 taon na nakalipas. Oo? Oo. Wala naman mo naman. Bakit? Hindi ko pa malawan, hindi ako akong liwanag para sa'yo. Sabihin mo sa akin na kung iniibig mo. Bitawan mo ako, sasasaktan ako, Manghulyo. Huwag mo na akong tawagin, Manghulyo, sabi. Tawagin mo na ako, July. Oo, July, nasasaktan ako, bitawan mo. Hindi kita gusto yung saktan. Man, sabihin mo ako. Ko lamang aking pagkakamahalin habang ako'y nabubuhay. O nalalaman ko kaya ayaw mo kong sagutin sapagkat ako'y isa lamang bao. Pero lalahanin mo ang ating kasabihan. Bao man daw at malinis, pangalagay na matamis. Hindi mo kaya ako. Hindi. Ikaw lang ang babaeng pagkakamahalin ko. Sagutin mo ako. Bakit mo kakita sa atin? Hindi, wala. Bakit mo pinahirapan ang isang nila? Tingnan mo ako. Iniibig kita. Kaya sinasabi ng aking puso na ito ay aking iniibig. Bakit hindi mo sabihin sa akin yan? Bakit hindi mo sa akin sabihin? Huwag kang tumangaw. Hindi kong marinig ng yung mga gandang labis na ako'y yung iniibig. Hindi! Eh, mahal kita eh. Anong kwenta sa akin? Hindi mo man. Hindi. Talagang hindi mo man. Hindi. Talagang talaga. Hindi. Ano ka? Hindi natin sila lang dyan. Oo. Ay, dyan muna kayo ah. Wala. Ano si Sibin yung bahay? Sa bagay, nasabi ko na kanina. Pero bago ko mo, hindi ko malaman kung may chance ako o wala. Sabi ko na sa'yo eh, tapusin mo muna ang pag-aaral mo. At ganyan din ako. Ayun, kung tapos na tayong dalawa, saka mo naman alaman. Mahirap yun eh. Kapalagay natin, nag-disklase ako. Wala-wala ako. Ito ano mo mangyari sa atin? Para sa malalaman. Ba't yun ay isipin mo? Joseph, paniwalaan mo naman ako. Hindi ko nararamdaman ko ngayon. Hindi ko pa nararamdaman kahit kailan. Ngayon lamang. Ikaw, wala ka bang nararamdaman? Meron din eh. Oh, ano yan? Nagugutom na ako. Baka may nakagulit sa atin eh. Hindi, makasigit ako eh. Ano sa ganyan ikat ang mga labi? O yan! Hiya ka. Hindi ko gusto ni dumari ang luha sa'yo mga puso. Mark! Kung pa tayo gusto mag-usap, doon na tayo sa taas. Gabi na eh! Sarap dito yung inspirasyon. May kuno, merong wala nga pa lang yung buwan. Doon na nanayad ko. Yan. Walang kwento itong lugar ko eh. Ikaw, nahanap ako.
Kasi naman eh. Hindi, minsan lang. Sige na, gusto lang marunod ulit eh. Ito ha? Ah, ayoko nang ganyan. Oh, sige, hindi na. Pero, hindi na makinig. Yan ang hindi ko maripagtaka sa'yo, anak. Papakita ng lihim ng aking puso. Mayuhaya naman kayo sa'yo, kinikilos niya para kang bata eh. Tama. Ang tao habang nabubuhay, ang puso ay bata. Dito sa ibabaw ng mundo eh. Nagmamadali ka, kabata mo pa. Wala ko. Pero na kayo. Kaya magkasama pa tayo. Suplado ka! Kung magsasalta ng suplado sa akin, ha? Tungkol punto, ha!
manok to. Tumabigay yan. So, wala naman kayong kasalanan sa nangyari niyo kagabi. Bakit siya parurusahan kayo ng ganyan? Na kailangan kausapin ko si Mr. Jude tungkol sa bagay na yan. Ano pala? Mr. Joe! Masari lang, Mang Julio. Alright, tayo na kayo. Attention. Ano mo, Mr. Joe? Sandali lang, Mang Julio. Sandali lang, Mang Julio. Kayo, naiintindihan ninyo ang inyong naging kasalanan. Tapos ba naman kayo nakapag-away sa mga taong yun? Tayo po marito upang mag-camping. Hindi upang umarap ng gulo. So, Teddy, ikaw pa naman ang namumuno sa kanila. Maaaring sa susunod ay hindi ko na kayo mabigyan ng pahintulot upang umabas ng kampo. Sapagkat hindi kayo marunong mangalaga ng katahimikan. Mr. Joe, sandali lang, Mang Julio. Mr. Joe, puro kayo sandali. Paraanin naman ninyo ako. Ibig ko lamang magpaliwanag sa nangyari. Puro tayo, baka naman. Huwag mo akong pakialaman. Paikwating kita riyan. Alam mo, Mr. Joe, itong mga batang ito'y walang kasalanan sa pangyayari. Ang totoo nun, ibig hamakin ng kanilang kapangyarihan kaya lumaban ang mga bata. Talagang walang katira niya mga tigariya. Upang gumawa ng gulo. Nagkakamali kayo, Mang Julio. Sinama ko rito yung mga batang ito. Dahil sa pangyayari kagabi. Ako ngayon nahihiya sa inyo. Dahil sa pangyayari yon. At kung ako'y naririto kagabi, hindi mangyayari mga bagay na yan. Paggugulpin ko yan. At gusto mangyayari ng mga bata ay makipag-arigluhan at makipagkaibigan sa mga Boy Scouts. Ako nga nahihiya rin sa nangyari. Kaya pinapangaralan ko to aking mga bata. Mabuti naman tayo sa jay, katulad din ng aking balak. Teddy, makapagkamaya kayo sa kanila. Mantonyo, gusto sana ng mga batang anyayahan kayo mamayang gabi sa campfire. Meron silang maiksing parating doon ang inihanda sa dya para dyan. Masayang yung aming pagdating. Mahal kita,
Sisirain kita. Ibigusin kita sa suntok. Kailangan magpunta ako sa bahay nung pang pagbigay alam to sa kay Mantonio. Marahil eh, malapit lang dito sa atin ang gumawa niya. Sir! Bakit? Ang sato ni Teddy, wala sa kanyang tent. Wala sa kanyang tent? Wala, patubang katalig niya. Sino na katalig sa akin ganyan? Sa Diyo!
mo lang ang ginagawa ang tatay ko. Maniwala ka sa akin, hindi gagawin ang tatay ko yun. Teddy, wala naman sa kanilang nagsabi ng tatay mo ang gumawa mo. Hindi lang nilalalaman kung saan siya naroon. Hindi ka nagsamalit. Saba na naman mo? Hindi rin po eh. Ikaw rin, hindi mo alam. Okay na, boys, pupunta muna ako sa bayan, ha? May iwang kredito. Teddy, ikaw ang bahala sa kanila. Huwag mo kalimutan yung ating schedule ngayon, ha? Yung special. Okay? Oo. Kayo, pre, naniniwala ang gagawin ng tatay ko yun? Wala naman ang sasabi, ha? Wala naman ang sasabi, ha? Wala naman ang sasabi, ha? Ano ba yung sasabi, padre? Kung ganun eh, salamat sa inyong lahat. Ito ang gagawin natin laro, ha? Ay ang treasure hunt. Ito'y paliliwanag ko sa mga baguhan. Sa mga hindi nakakaintindi. Si Mr. Joe ay nagtago ng isang bagay. Diyan sa bundok na yan at hindi naman kaliruan. At hindi kayo mahirapan dahil sa nag-iwan si Mr. Joe ng train. Para masunda natin lahat. Ngayon, yung bawat patrol ay magdadala ng isang salamin. Ha? Kung sino unang makatapu doon, eh magbigay lamang ng hudyat para malaman ng mga kasamahan na natapuan na niya. O ano, naintindihan niyo na ba? Oo! O, let's go! Ako, hindi ako naniniwala ng gagawin ng tatay ni Teddy, oh. Sigurado ko yun! Anak, nagnakaw dito na. Mag-aana ang pila. Lumaki ang lupa. At lubuhang ang mata. Ang pagsisimula lang ninyo. Mga gasasara ng tatlong tren. Nakapagtataka naman eh. Dito sa lahat ng test na ito, tayo lang hindi nanakawan eh. Siguro kayo sa isip natin yung nanakaw. Sa makatwist pala eh. Ganun pala nangyari sa inyo sa kampo kagabi. Oo. Kung gayon eh, pareho na lang tayo nawalan. Bakit ito? Nanakawad niyo ba kayo? Oo. Higit na mahalaga. Kaysa nawala sa inyo. Anong nawala sa inyo? Ang pinsan ko si Marta. Oo. Sumama sa ama ng isa ninyong Boy Scout. Kay Mahulyo? Oo. Ito pa ang tulad. Malayo pa pala tayo. Napapagod na ako. Ikaw, pagod na tayo. Lakad malayo pa. Umugulo, baka biring ka. Tara na kayo! Ang layo naman pinagtago ni Mr. Joe. Pagkakas nila naman, ay kumalapit eh. Anong bang sarap na laro natin? Tinago ni Mr. Joe yun. Malayo na tayo ah. Eh, saan naman nilalagay yun? Sila Teddy. Ano? Ah, nakita niyo ba? Hindi pa eh. Baka meron nagalis ng train. Bas po. Baka meron nagalis ng train eh. Eh, sino naman na mag-aalis noon? Wala naman ibang tao dito. Bungkot na ito ah. Ay. So, bas kulang kayo. Like. Lando sa banda ron. Magpapahinga daw sandali. Pag napagod na lang sila eh. Tinatang to ah! Gagod, galing kita, magpapatinahin sa iyan. Oh, ito nila ako sa akin kagabi. Sigurado mo bang iyo to? Oh, yung pangalan oh. Bago ako umalis, nilagyan ko lahat ng pangalan. Hindi ko ito tinapo na mag-inakaw. Kaya kayo. Ayun pa isang dilata oh. Saan? Ayun. Yara kayo.
nakaw. Ang sasarap lang kanilang tulog. Nenita, hindi na sa mga nilako nila. Huwag kayo ngayon, ha? Dahan-dahan ako. Pagkain niyo silang mabuti. Huwag niyong pababay ang mga takas hanggang hindi tayo nakakaalis namin gabi. Andres, paghanda mo ang pagkain. Magugutom ako. Kailangan gumawa tayo ng paraan.
Bakit may oras ng pagkain na? Ayoko ipaalam sa kanila na ikaw ay aking anak. Sapagkat maaari silang maghinala na ikaw ay aking pakakawalan at magsutun sa may kapangyarihan. Ba't ko kayo kumakasabi ng guwantan? Hindi ko ba ang tagawin sa akin sa sulit eh? Palapit na kayong dumaya. Alam ko, anak. Ang totoo eh, laban sa kalobang kong aking pagkatakas. Tumulit lamang ang labis. Ano mo ang dati sa akin dumaya? Nga kailangan malaman ng mga kasamahan ko saan ka narugo. Hindi ba kayong mga boys ka kayo nakakaintindihan sa pamamagitan ng sinya? Oo, bakit pa ko lang? Patakas na kami. Kapag kayo pinabayaan ko tumakas eh, maghihinala sa akin si Dagol. Papatay niya ako. Kinakailangan makarating dito may kapangyarihan bago dumilim. Dala ko ang aking sinanin. Pwede mo ako magbigay ng babala. Dito sa lugar na ito namin inuwanan sila kanina eh. Oh, dito yung gutom na yung mga yun. Ay, sigurado. Kinakailangan huwag natin lubayan ang paghanap sa kanila hanggang sa dumilim. Ay, dito. Tumupi ako. Pagbutis mo ang babala. Nang walang makalito sa kanila. Ayun din sila. Papa, may sinasayin niya ito. Boys! Thank you.
nalaman nito kung sino ang binaril mo?
Walang hiya kayo! Magpapahitin kayo! Boy, tama na! Ang samahan ng Boy Scouts ay natatag dahilan sa isang magandang simulay. Ang mahutok ang kabataan at sila'y may handa sa kanilang magandang kinabukasan. At nang mainayo sila sa mga masasamang gaway, lalong-lalo na sa ngayon'y napabalitang mga teenage gang na wala nang ginawa kundi maglaseng at manggulo ng mga taong nananahimik. Sa pagkakataong ito, ay dapat ipagmalaki ng kani-kanilang magulang, kapatid, o sinuman ang lahat ng kasama sa Troop 11 dahilan sa kanilang kagitingan. Bilang pagkilala ng ating pamahalaan sa kanila ay sasabit sa tapat ng kanilang dibdib ang medalyang buhat sa ating Pangulo. Ngayon ay umpisahan na natin ang pag-abot ng Certificate of Commendation sa mga Boy Scouts na kaanib ng Troop 11. Scout Bert Salvador. Scout Dindo Bautista. Jurado. Scout Rosauro Salvador. Scout Dick Bacani. Dahilan sa kanyang katapangan at kabayanihan, ang medalyang dapat tanggapin ni Scout Enrique Castillo Jr. ay ikakabit sa kanyang kapatid na si Remedios Castillo. Ang aking anak.
Dito ka, ha? Wala eh. Nostalgia pala. Sandali ko lamang. Dito ko kayo. Sandali lang. Sa ikaw! Halika nga. Mahilig ka rin lamang dyan sa anak buhay mo, no? Kunan mo kami.